Sa CCTV footage, makikita ang dalawang bata na habang naglalaro ng habulan, patungo ang mga bata sa isang parking area sa Barangay Moras de la Paz, Santo Tomas, Pampanga. Umakyat pa nga sila sa isang van para ituloy ang kanilang paglalaro. 2 minuto pa ang lumipas, makikita ang paglipat nila sa driver's side ng itim na kotse. 2 oras pang nireview ng mga pulis ang CCTV footage pero hindi na lumabas ang mga bata. 6 na taong gulang lamang ang batang nakakulay asul na damit, habang nasa 5 taong gulang naman ang nakababatang kapatid na nakaputing t-shirt. According to our chief of police sa Santo Tomas, no, inimbestiga nila yung sasakyan. Totally talaga hindi na nagagamit yung sasakyan. So abandoned na siya ng 2 years. So chinyek nila yung mga pintuan ng sasakyan, lahat ng mechanism ng door, no, nung pinto ng sasakyan. From inside, hindi mo na siya mabubuksan. So doon ka lang sa labas, magbubukas. 200 hanggang 300 metro lang ang layo ng parking area na pagmamay-ari ng isang funeral service provider mula sa bahay ng kanilang ina. Pero dahil madalas silang naglalaro sa labas, hindi inaasahan ng kanilang pamilya na huli na pala nilang masisilayang buhay ang magkapatid noong Sabado. Mag-aalas 5 ng hapon nitong Lunes, sa CCTV footage, makikitang naglalakad ang isang lalaki na ayon sa pulis ay trabahador sa nasabing purinarya. Pumunta ang lalaki sa dulo para sana mag-harvest ng pananim. Nakaamoy siya ng masangsang na amoy na bandang dun sa sasakyan. So nilapitan niya to, no? Sinundan yung amoy at nilapitan yung sasakyan, nagulantang nga siya at nakita yung 2 bata na nandun sa loob ng sasakyan. Nataranta at tumakbo na ang lalaki. Nasuka pa siya dahil sa di makaya ng amoy ng mga bangkay. Siya rin ang nag-report sa mga otoridad na natagpuan ang katawan ng mga bata. Bandang 4 kahapon na iburol ang magkapatid. Abot langit naman ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng mga nasawi. Hindi naman nagbigay ng pahayag sa media ang nagluluksang pamilya.